makapagtayo o makapagpundar ng negosyo. Yan ang pangunahing dahilan kung bakit marami ang Pilipino ang mga OFW na nag-a-abroad. Ito po ang Pera Eskwela mula sa Bantay OCW Foundation ng Pilipinas Online, Bantay OCW. Ako po si Susan K., hatid ng Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Bantay OCW, Bantay OCW. Paano nga ba magpupundar o magtatayo ng isang negosyo? Matalino bang desisyon kung nasa abroad pa ang isang OFW na nagtatayo na ng negosyo at iiwanan ito sa kapamilya? Ano-ano ang mga dapat gawin? Magpapaturo tayo palagi sa ating Kapera Eskwela, ang ating banker, financial advisor at syempre ang asawa ng ating OFW na nakabase ngayon sa Dubai. Welcome back, Joyce De Lovieres. Hi, Joyce! Hello, kasamang Susan. Magandang araw sa iyo. Yes, at salamat muli na sasamahan mo kami sa ating Pera Eskwela, Joyce. Very interesting naman itong ating pagkukwentuhan ngayon. Ito yung lagi na papag-usapan. Laging tanong, ano yung magandang negosyo para sa akin? It's a question na it's so huge, ang hirap sagutin, and pwede din na i-dismiss na lang siya na kung nagtatanong ka, therefore hindi mo pa, wala pa sa isip mo talaga yung pagninegosyo. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung mentalidad ng negosyo para sa'yo o ano ang pagninegosyo sa ating mga OFWs din? And why is it important na kung sa'yo, no, ano yung dapat mong negosyo? And ano yung mga bagay na dapat meron ka o alam mo na bago ka mag-start ng negosyo? Alam mo, Joyce, yung terminong negosyo, mukhang marami rin ang takot dyan eh. Kasi narinig ko sa mga OFW, kaya nga raw sila nag-abroad dahil hindi sila negosyante. Yun nga yung contention ng ating mga OFW is hindi sila marunong mag-negosyo. But at some point of their tenure here in their host country, parang iniisip nila na dapat ba mag-negosyo ko, saan ba mapupunta yung pinagtatrabahuhan ko, no? But I would want to open this particular angle. Hindi lahat tayo ay built to have businesses. Hindi lahat tayo may kapasidad to handle the stress of having a business. But both, no, yung pag-empleyado or pagiging OFW at pagkakaroon po ng negosyo, isa lang naman po yung goal niyan, magkaroon ng financial stability. Pero makikita po natin marami talagang mga nag-iinvest na nabigo. Because kulang, no, it's more of a setup in your mind first before ka maglabas ng capital mo para lang naman ma-realize ka dun sa mga investment na bibitawan mo sa pagninegosyo. Dapat ba, Joyce, na ang OFW o sino man sa atin na gusto magnegosyo, dapat alam talaga natin kung anong negosyo yung papasukin natin o may nag-imbita lang sa atin doon, nagustuhan lang natin, pero hindi natin alam talaga yung pasikot-sikot ng business na yon. Yan, kadalasan kasamang Susan, pag OFW ka, may nakahikayat sa'yo na mag-invest sa ganitong negosyo, partner ka, pero ikaw mismo, no, hindi mo pa nakikita na be-verify kung tama talaga. And may mga kakilala din po ako na talagang victim sila, especially yung mga sumikat, no, na sharing sa mga fish ponds, sharing sa mga agricultural crops, na hindi mo alam kung totoo talaga yung picture na pinapakita sa'yo online. And hindi mo siya na-verify because nasa abroad ka nga. Hindi, kadalasan sa ating mga OFW na kasama po dito, they have to exert effort to verify and check first. Hindi yung nasabihan lang tayo ng kasama natin sa flat. Mag-invest tayo. Sige, mag-invest tayo. Dalawa na kayong luhaan at the end of the journey. Mag-scrutinize tayo ng mga bibigyan natin ng pera kung paano ba talaga ini-invest ito. And kung ikaw naman po, no, sa sarili mo, ano ka ba bilang isang negosyante? Nakikita mo ba ang sarili mo na isang negosyante? Kung yes, ang sagot mo, then therefore, there are several skills that you have to acquire and then polish habang ikaw ay nasa abroad, para naman po pag end of your journey, of your career here, pwede mo siyang iuwi. So I would suggest sa ating mga kasamang OFW, take inventory of the skill set that you have right now or your inclination, no, passion. With the pandemic, ang daming mga storya na
passion to business, no, na nag-succeed naman. But always keep in mind that passion is triggered by adrenaline, triggered by motivation. But having a business, kahit bumabagyo, kahit lumindol, kahit umuulan yan, kung magdinegosyo ka, magdinegosyo ka. Hindi pwede na may spurt lang siya na, uy, plantita ko ngayon, gusto ko maraming halaman, pwede ko na negosyo. So, magbibili ka ngayon ng inventory. And after some time, na-realize mo, ang hirap pala nito, kailangan pala control yung environment, kailangan pala hindi mo didiligan, kailangan pala may attention ka talaga dito. Hindi ko to nakita before, and now, na nakita mo na ayaw mo na, so you're left with the inventory and natutulog yung money mo doon. And that would amount to discouragement because sasabihin mo, oy, pang limang negosyo ko na to, hindi ko pa na aangat yung sarili ko sa pagninegosyo. Pero kasi sabi nila, pag passion, kailangan pag magninegosyo ako, ano yung healing mo? Pwede rin naman na yung healing mo, provided you were able to acquire business acumen. Pwede ganun yung mga business skills that you have to acquire. Pinalago mo din at the same time na ginagawa mo yung passion mo. That can work. And meron silang sinasabi based on studies kasamang Susan na if you're going to start your business 5 years before the actual start. Ibig sabihin po, 5 years pa lang na iniisip mo, nagagawa ka ng bakery, ngayon pa lang, inaaral mo na saan maganda yung mga gamit, ano yung matitibay na gamit, saan pwesto yung may food traffic na maraming bibili sa'yo, ano yung mabili ng mga pagkain, ano yung mabili ng mga tinapay. Ngayon pa lang, ginagawa mo na yung feasibility study. And you continue polishing it, exposing yourself on industries. May pa-webinar si Pandesal, attend ka. May pa-webinar yung mga ganitong produkto atin kasi for you to continuously level up and keep yourself at that point na abreast ka lagi whatever development is there in the industry that you wanted to go in. 5 years ha, sabi mo, 5 years na maghahanda siya. So pag ganyan ang ginawa pala ng isang magne-negosyo, maiiwasan yung papalit-palit ng negosyo. Oo, kasi minsan 'di ba pag nanawa ka na sa negosyo, dahil akala mo ang concern natin may kita agad. Parang, uy, wala pa akong ginita. Kasi at that time, nag-acquire ka pa. Tapos kinakapa mo pa yung mga processes, kinakapa mo pa yung ingredients mo, kung tama ba yung timpla mo. And marami ka pa siyempre yung tinetest. No? Hindi naman yan agad-agad nabibenta. And hindi ka pa naman kilala sa merkado. So these things take time to take off. And for you to be known, sabi nga talaga, kung halimbawa, after 5 years, no, nagawa mo na yung back study or nagawa mo na yung research on your business that you want to go into, then within 2 years, pag hindi pa nagte-take off or wala parang 2 years, break even ka pa lang, think again. No, revisit your goals, revisit your market, baka may mali dun sa negosyo. These are things that come with you as you go along. And sinasabi po nila, within the first 5 years that you have established your business, dito mo malalaman kung magte-take off yung business mo o hindi. So sa ating mga kababayang OFW, kung halimbawa 5 years from now, ay gusto nyo na mag-firme or mag-for good sa Philippines, kailangan ngayon pa lang, iniisip nyo na yung negosyo, ini-establish nyo na yung foundation of your business. Eh halimbawa, Joy, sa kapamilya, syempre, worry mo yung OFW natin talagang walang interest sa negosyo, pero alam niya na yung pera niya pwede niyang ilagay sa pagninegosyo. Yung asawa marunong, o ilan sa mga anak marunong, pwede ba na buong pamilyang effort na lamang to, o yung pera ang sa kanya, siya ang mamumuhunan, pagkatapos dito sa Pilipinas, pinapagulong ng kapamilya, yung salapi na yon? Yes, kasama Susan, it can happen as well. No, pwede naman na, halimbawa, yung katiwala, wala pamilya mo, pwede naman po na sila yung mag-manage. So marami tayong alam na ganyan. More prevalent sa, for example, mga paupahang bahay. No? Since hindi naman kailangan lagi na binabantayan mo yan, so meron talagang katiwala ka na nagbibisita for maintenance, nalilingit, nag-ayos ng kung ano yung kailangan ng tenants. These are pwede na mga business sa OFW style. But if you want a more, yung tawag natin, fast-moving industries na tinatawag natin and meron ka talaga mapapagkatiwalaan, pwede din naman yun. But it's very intensive. Make sure that the expectations
were clearly established for you na to sabihin mo, ay, ako yung nagbibigay ng pera, ba't wala? Kasi naman, iba pa pala yung hindi pala kayo aligned nung kausap mo na nagbiministro nung iyong kabuhayan o yung inyong negosyo. And therefore, you have to set meetings or you have to talk with each other how to align yourselves and see to it na yung goals nyo talaga ay fulfilled personally and for the business as well. Mabuting kalusugan? Posible yan. Kung malakas ang resistensya ng katawan, iwas sakit yan. Narito na ang King's Herbal Capsule. 23 years ng partner pang kalusugan, ang King's Herbal Liquid at ngayon may kapsula na. Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sapagkat ang gumawa ng liquid at ang gumawa ng capsule, ako po. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Paalala lang po, hindi po ito gamot sa anumang uri ng sakit. May sinasabi ka kanina na huwag aasahan na agad-agad kumikita yung negosyo. So meaning, meron siyang mahaba-habang PC dyan na hindi yan maaasahan sa susunod na 3 buwan, 6 na buwan. Ganun ba yung Joyce? Yes, kasama ang Susan. No? Pa, let's say nagbenta ako ng soft drinks. Ang puhunan ko ay ako sa iyo ng 12, so meron ako 2 piso. But na-realize ko na siya ngayon no, ng 2 pesos. Pero yung 2 pesos na yun, hindi pa pala siya puro na income mo. Doon sa 2 pesos na yon, meron portion ng fuel na ginamit mo para bumili o nagbayad ka ng delivery for that. Merong storage ka na binayaran for that. So these are factored expenses na kasama at kumakain doon sa income natin. And it should be considered as well. Minsan, walang natitira. Paano kung halimbawa, di ba sabi mo, volume yung binili ko, mas mura ko siya nakuha. That's fair. Pero kung tingi-tingi ka lang din, then expect na mas maraming kakain na expenses doon sa income na in-apportion mo. So, yung babalik tayo doon sa expectations na na-align mo ba, tama ba yung pag-compute mo na ito yung dapat mong kain. Kasi si OFW, baka naghanap, nagpadala ko sa'yo ng 100,000. Tapos, di ba, ang puhunan natin is 100. So, ang kikita, meron tayong markup na 20%. So, dapat may 20,000 tayo at the end of the month. So, it cannot be that way. So, dapat talaga na-set up natin ng tama at nakikita natin kung ano talaga yung negosyo. May foundational skills yung nagmamanage. And ikaw naman, no, may manager. Kasi parang lumalabas, nagmamanage na lang si OFW. Eh. So, dapat talaga mas tutok tayo because iba yung nakikita, iba yung gumagawa. So, posible, Joyce, na sa mga unang buwan, sabi mo nga, kung walang kita, pwede pang mabawasan o maglulos pa siya dyan. Mababawasan pa yung puhunan dahil nga sa expenses. Yes, kasamang Susan, especially so if, you, for example, yung example natin na bakery business, no? Hindi mo alam na kailangan mo pala ng, may nag-order sa'yo 50 bundles of loaf bread. Kailangan mo ng mixer, electric mixer. So that will require an additional capital. Pero ang sineta ko lang, mano-mano na pagmasa ng flour and everything, no? It will take another capital infusion, no? Kailangan mo maglabas ng pera. And ito ay mangyayari kung hindi po natin ginawa yung study or research. Ano yung kailangan mong aralin muna before ka nag-establish ng business? What are the logistics na kailangan mong i-prepare? And ano yung dapat nakaabang? I-foresee natin dapat na yung going concern. Ito yung one of the accounting principles na lagi natin napapag-aralan is going concern of the business. Ito yung dapat iniisip mo, you project your business 5 years from now, ano yung kailangan mong property and equipment, ano yung kailangan mong additional capital for you to handle the increase in volume of your sales. No, ito medyo technical, but ito po yung mag-define if you're going to last in your industry, especially nga yung pag fast-moving goods and services yung pinasukan natin na kailangan. Lagi mong ina-analyze yung market mo. Lagi mong uuriin ano ba yung mga hawak mo ngayon. Ito ba ay pwede pa? For example, may kakilala ko na nag-business ng printing, t-shirt printing. Dati yun, yung mga t-shirt printing, especially yung hot press, yung heat press, malaki talaga siya kasi naka siya ng upuan.
pag ginaganyan sa mga t-shirt, yung printing, malaki talaga siya yung plancha ng damit. But ngayon, no, sobrang liit na lang siya, especially parang maliit na lang siya na kasing laki na lang ng libro. Ganun na yung technology na yun. So, it is possible na yung kung mag-acquire ka ng business. Kasi nag-acquire ka, eto kasama Susan, lagi itong ano ah, meron akong negosyo, kunin mo, tumasakbo na to. Kukunin mo na yung kliyente ko, kukunin mo yung market ko, and upo ka na lang, papalaguin mo na lang siya. But it doesn't work that way. Kasi minsan, no, yung technology na ginagamit na, yung example natin, press, iba na siya. Even with there are other yung mga small scale na laging pinapasukan ng ating mga OFW, water refilling, yung mga printing press, yung mga apparels, no, kadalasan dyan talaga tayo pumapasok. And nag-iiba po lagi yung technology. So lagi nating we should stay abreast with any development in the industry that we are planning to get into. And of course, no, pwede naman po na i-enlist yung available support government natin. No, and maraming mga agencies na lagi-lagi din kasama ito sa mga programa nila. Yung continued learning and development of our OFW. But then, kung sa personal natin na conviction, kailangan meron tayong sariling sipa, sariling tulak sa sarili na pag-aaralan ko to. Hindi pwedeng maasa lang ako kung ano yung itibigay sa akin. Nakakatakot din pala yung mga salo, yung ipasasalo na negosyo. Kasi pwede rin palang isipin natin na kung kumikita yan, bakit mo ipasasalo? Di si, kayo na, sa iyo na lang. Ganun ba yun? Tama ba yun? For example, no, binibenta sa iyo pala yung property na yon. Meron na tong tindahan na malapit sa school, ganito, ganito. Eh yung pala, magkakaroon ng widening in 3 years or 2 years, tatamaan pala siya. May mga kakilala tayo na tinamaan yung mga nag-road widening nung nakaraang mga panahon, ano po, na tinamaan yung tindahan na wala na ng negosyo. So ito yung mga dapat nating isipin at magtanong-tanong tayo, no? Maraming pag OFW kasi akala nila talagang mabilis mag-yes. So parang dapat hindi na tayo ganun yan. Legal documents, kasama ang Susano, kailangan ipaalala dito. Huwag tayong magpabaya when it comes to legal documentation. Mag-print tayo ng talagang authorized na resibo, mag-apply tayo ng business permit, legally registered dapat yung ating business, and kung meron kang trademark and patents, kailangan po i-apply natin yan, alagaan natin yung pangalan. May mga ganun po na pwedeng gawin ng ating mga kasama OFW. And then, once you were able to do that, nakuha mo na yung business requirements, legal compliance, you were able also to do your research, then therefore, it's time for you na na-establish mo na yung business, it's time for you to give back. Kailangan meron kang corporate service, meron kang legacy. And during this time also, isipin natin yung succession planning. Importante ito kasamang Susan, no? What if something happens dun sa principal ng negosyo? Dun sa pillar ng negosyo, what will happen to the business? And it can be seen, for example, SM. Alam natin yung hierarchy nung namatay po si Henry C. Nakita natin kung na pumasa si Desi C. No, alam natin na may hierarchy. But in other businesses na hindi ganun kalaki, sasabihin natin, hindi, pwede na yung anak ko. Pero yung anak ko pala, you are into, let's say, grocery. Yung meron ka supermarket. Pero yung anak mo is nasa medical field. So, it could be na pag binigay, may nangyari sa'yo, may nangyari sa pillar of the industry, of the business, kailangan ma-handle. And it's really prone to losses, no? Mag-slide and wrong decisions. Mawawala yung negosyo na pinaghirapan mo. So ito yung tinatawag natin na succession planning or shadow leadership or shadow management. Kailangan ini-implement natin sa ating mga anak dun sa nakikita natin na may potential to handle our business. Kasi hindi nga biro yung ginugol natin para dyan. So ibig sabihin, posible na magnegosyo kahit hindi negosyante kung preparado siya. Yes, kasamang Susan, posible magnegosyo. Ang preparation is in your mind and in your heart, then it can withstand whatever storm, no? Kahit po ano yung pagsubok, anong challenge yung dumating sa ating negosyo, magkaroon man ng pandemic, ma-handle natin yan kasi yung goal ay nasa puso mo at alam mo na yun yung nag-fuel sa drive mo para gawin yung ayong negosyo everyday. Maraming salamat, Joyce. Hanggang sa muli. Si Joyce de Lovieres, mga kaibigan ng ating Kapera Eskwela, banker,
financial advisor, asawa ng OFW at nakabase ngayon sa Dubai. Sa patuloy niyang pagbibigay ng napakahalagang mga impormasyon, tinutulungan tayo na maunawaan na kahit hindi negosyante o kayo mga OFW, pwedeng-pwede kayong magnegosyo. Salamat sa mga kaalamang yan. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan Kay.